Okay, 8 taon na ang nakararaan. And syempre may mga nabago kay Popoy at Basha. Kahit man lamang dito, can you tell us paano na bago? May mga bago ba? May mga hindi na bago ba? They grew up. Just like everybody else, di ba? Yes. Life. Life happened. So... It went on. Yes. Diba? So nagbago sila. Ago. Nagbago sila. May mga changes na... Sa una, hindi ka tanggap-tanggap. But eventually, marirealize mo. Ganun talaga. Ganun talaga ang tao. Nagbabago. Ang buhay nagbabago. And so, dapat yung pagmamahal mo rin nagbabago. Lalim nun, ha? You know, some people are afraid of change. There was a time in my life when I was so afraid of change. Dahil, minsan masakit kasi ang pagbabago. Hindi natin ang, matanggap, no? Oo, hindi lahat ng pagbabago kasi smooth. Yeah. Oo, merong, ano eh, merong disequilibrium, ika nga. Parang disorienting dilemma na nagaganap pag may pagbabago. Sa-shock tayo. But, you make a decision to be better, to whatever, the decision is yours, di ba? Yes. It's all about choices. Sandali. Kung si Basha saka si Popoy, hindi natin masyadong pag-uusapan ang pagbabago ni Lloyd at saka ni Bea dahil tayo naman yung nagkikita-kita ng madalas, di ba? Direct Kathy, in terms of her being a director, handling John Lloyd and Bea, sa 8 taon na ito, paano siya nagbago? Malaki. I guess ito yung kagaya nga sinabi namin kanina, as much as challenging to para sa amin as actors, lalo na bilang director, hindi ba? Paano mo ikukwento ang isang kwento na maraming nakatutok, maraming nag-aabang, na hindi kagaya noong una na hindi namin iniisip yun. Nagkukwento lang kami ng isang magandang love story. Nagkukwento kami ng anatomy of a breakup. Ngayon, after 8 years, marriage na ang pinag-uusapan mo at maraming nag-aabang. So, paano mo ikukwento to na mapiplease mo lahat? Diba? So, malaking pagbabago kay Direk Kathy yung siguro para sa aming lahat. Humbling itong experience na ito. Pero ako, na to be open-minded. Si Direk Kathy is more beautiful than ever. Ngayon. And that beauty is coming from where? I mean, aside from being physically her, beautiful. No, yung kanyang craft, yung kanyang art. She's become someone na alam niya na yung gusto niya. Mm. And ilalaban niya yung gusto niyang paraan, yung gusto niyang kwento, yung gusto niyang how she wants to tell the story. Ilalaban niya. Parang ako, I've been waiting for that moment. Yeah. And I saw that in this film. You know, that's a beautiful thing about actors and directors working together. Dahil after 8 years, kayo ba, Lloydie, do you have the same intensity when you guys fight for what you think should be done? Every single scene, meron pag-uusap na nangyayari. Okay. Kasi yun yung dynamics na madalas nakakapagpaganda. Tsaka lahat, kaming tatlo and plus the writers, sila Ate Van tsaka si Ate Carmi, lima kaming parang lahat kami tumandaan eh, so to speak. In a good lahat way, kami tumanda na. Na alam niyo, may kanya-kanya na kami. Hindi lang lalagpas ang isang eksena, nadaraan lang sa isang utak. Yeah. Imagine, limang utak yung dinadaanan niya, plus pa yung sa management. Na iba't ibang pinanggagalingan. Yeah. Yes. Iba't ibang karanasan. Alam niyo, sa panahon niyon talagang grabe ang piga na lumalabas sa Star Cinema para makapag-deliver, para makapag-offer ng gantong klaseng pelikula. Wow, okay. Tonight with